Hello po, Sir Paul. Ako po si Rachel. Itago niyo na lang po yung pagkakakilanlan ko. Bukod kasi sa nahihiya ako, natatakot ako na baka makilala nila ako. Way back 2013, sa probinsya ng Cagayan, meron pong isang school kung saan doon ako nag-aral ng high school. Wala naman pong problema sa mga kaklase. Mababait din yung mga teacher namin. Kaya gustong gusto ko sana doon. Hindi kasi ako nahihirapan. Kaso nga lang, nagbago ang takbo ng buhay ko nung may nalaman ako. Sa loob ng school namin, meron pong puno ng santol. Wala pong gaanong natambay doon. Kasi nga, nasa pinakaduloy ng school kung saan tinatambak yung mga sirang silya. Pero ako kasi, nagpupunta ako doon. Lalo na kapag bad trip ako, ang sarap kasi ng hangin doon. Isang beses, pagpunta ko doon, nakasalubong ko si Kuya Renren. Siya yung masipag naming janitor. Nagkangitian kami dalawa. Nung malagpasan ko na siya, napalingon ako. May sinabi kasi siya na hindi ko naintindihan. Hindi ko alam kung nabingiba ako o sadyang iba lang talaga yung language niya. Paglingon ko sa likuran, nakapagtataka na nawala siyang bigla. Tinignan ko yung paligid ko. Wala naman siyang pwedeng pagtaguan maliban dun sa basurahan. Lumapit ako sa basurahan pero wala naman sa loob. Natawa na lang ako sa sarili ko kasi bakit naman siya magtatago sa basurahan? Anong meron? Tanong ko sa sarili ko. Pero kahit ako, hindi ko rin alam kung ano yung nangyari. Napaisip man ako pero hindi ko yung binigyan ng ibang meaning. Inisip ko na lang, mabilis na talaga siya nakaalis. August 26, 2017. Alas 4 na ng hapon nun. Actually, malapit na mag-dismiss ang klase. Inutusan lang ako ni Mama na isauli yung tubig niya sa faculty. Kaso nagugutom na ako nun. Pagkatapos kong maisauli yung tubig, dumiretso akong kantin. Since wala naman kami ginagawa sa room, naisip ko na magpunta sa tambayan ko. Lagi naman ako natambay doon. Minsan nga may nakakasabay pa ako, mga nagyosi. Pagdating sa tambayan, napahinto ako. May nakita kasi akong tatlong tao. Isa doon si Kuya Rene. May kausap siyang dalawang lalaki, mga nakaitim. Sa pagkakakita ko, hindi sila taga school. Base sa pag-uusap nila, para magkakilala na sila. Naririnig ko naman sila pero wala lang ako maintindihan. Maya-maya lang po, bigla silang napatingin sa akin na tatayuan ko. Bigla ako napatago. Hindi ko rin alam kung bakit. E wala naman akong ginagawang masama. Nang maramdaman ko, napapalapit sila sa akin. Sa kanila ako naglakad na mabilis. Pero laking gulat ko. Kasi bigla na silang nasa harapan ko. Pagkatapos noon, tinanong nila ako kung anong ginagawa ko ron. Saktong may hawak akong turon. Kaya nakaisip ako ng palusot. Kakain lang sana tapos tatambay. Mukha namang nanawala si Kuya Renren. Kating ka? Sinakyan ko na lang yung tanong ni Kuya Renren. Kaysa naman malaman niya na nakamasid ako noon. Di naman, nagutom lang ako kaso bawal kumain sa room kaya lumabas ako. Nakiusap ako kay Kuya Renren na huwag na huwag ako isusumbong. Ngumiti lang siya. Tapos, pinaalis na rin ako. Bago ako makaalis, napalingon ako sa kasama niya. Doon sa isang lalaki sa kanan, lumakas yung tibok ng puso ko. Kasi nakita ko, nagbago yung kulay ng mata niya. Napansin yata ni Kuya Renren, siniko niya yung lalaki. Parang sinaway niya. Nagsawalang kibo na lang ako. Pero sa loob-loob ko, nagtatanong ako kung anong klase sila. Palagay ko kasi, hindi sila pangkaraniwan. Pumasi ako sa mata ng lalaki. Alam niyo po yung mata ng pusa. Ganun na ganun po. Yung tahimik kong buhay sa school, inagambala. Hindi mawala sa isip ko yung lalaki. Palagi ko na rin na nakikita si Kuya Renren na nakatingin sa akin. Paranoid man ako hindi. Pero pakiramdam ko, binabantay niya ang kilos ko. Dumating ang exam week.
Hindi ako nakapasok. Bigla ako nilagnat. Okay naman ako bago magsakit. Pag uwi ko, bigla lang bumigat yung pakaramdam ko. Nananaginip din ako minsan. Nakikita ko si Kuya Renren, pati yung dalawang lalaki. Wala akong alam kung anong ibig sabihin ng panaginip ko. Basta nakikita ko lang sila na nakatingin ng seryoso sa akin. Hindi sila nagsasalita. Pero madalas sa panaginip ko, nandoon kami sa puno ng santol. Hindi lang po yun. May time naman na kahit naman walang maingay, may nadidinig akong boses. Parang may bumubulong. May sinasabi na hindi ko maintindihan. Nag-headset na lang ako para hindi ako marinig. Natapos ang exam week namin. Saka lang ako nakapasok. Buti na lang, may consideration ng teachers. Binigyan nila ako ng special test. Pero syempre, may deduction yun. Kasi nga, absent ako. Maaga akong pumasok noon. Gusto ko kasi matapos na agad lahat ng exam ko. Para pagdating ng tanghali, diretso ina ako sa klase. 4 or 5, nasa school na ako. May mga tao naman na. May tao na sa kantin. Nandito na din yung ibang teachers. Tapos, may tatlong guard na rin. Doon ako sa room namin nag-test. Dalawa kami ng advisor ko doon. Pero naiwan ako mag-isa. Sabi niya kasi, mag-aalmos lang siya. Busy ako noon. Nagsasagot ako sa exam. Nasa tapat ako ng blackboard. Maya-maya lang, may naramdaman ako sa likod ko. Para pong may umupo. Tumunog kasing upuan. Parang may nakasagi. Tumigil ako sa pagsusulat. Nilingon ko ng mabilis. Pero wala naman tao. Pagharap ko sa pinto, nahagip na tingin ko si Kuya Renren. May hawak ng map. Nakatigil din siya. Nakatingin sa akin. Wala naman siyang sinabi. Pero nakita ko rin na pati siya, biglang nagbago yung mata niya. Pagkatapos nun, umalis na siya. Wala pang isang minuto na umalis siya. Nang may bumulong sa tenga ko, ramdam ko pang ang hiningi. Huwag ka nalang maingay para wala akong maging problema. That time, lumabas na ako ng room. Nakiusap ako na sa faculty na lang ako mag-exam. Kasi doon, maraming teachers na kasama. Piniyagan naman ako. Pagdating ng uwian, kami pala ang cleaner. Bali, lima po kami sa grupo. Ako sana yung na-assign na magtapon ng basura. Pero dahil nga takot ako, nagpasama ako kay Lira. Sumama rin si Danny ko. Maliligo kasi ni Lira. Yung tambakan ng basura, doon lang din ang area kung nasaan yung tambayan ko. Madadaanan din namin yun. Nakapagtapon naman kami na maayos. Kaso nung pabalik na kami, si Danny ko sadyang makulit. Sinabihan namin siya na huwag iisa puno. Kasi bukod sa bawal, baka mamaya manuno siya. Siyempre matandang puno na yun. Pero hindi nagpaawat si Danny ko. Tawa pa siya ng tawa. Hindi na nahiya sa amin. Lalo na kay Lira na nililigawan niya. Noong naglalakad na kami pabalik, bigla pong bumagsak sa sahig si Danny ko. Namimilipit siya sa sakit. Nakahawak siya sa ari niya. Halos maiyak-iyak na siya. Hindi namin alam ang gagawin namin. Nakita namin si Kuya Renren noon. Tinawag ko siya. Pero umilig lang siya. Kaya ang ginawa na lang namin, nagtawag kami ng guard. Tinakbo namin agad sa klinik si Danny ko. Basang-basa na ang pantalon niya. Kasi sobrang sakit daw. Naihina rin siya. Pagkatapos ng ilang minuto, humupa na yung sakit. Pero yung itsura ni Danny ko, medyo nag-iba. Sa may bandang noon niya, may umuusbong na bukol. Tapos medyo namumula siya. Marami rin ugat doon sa bandang leeg niya. Dahil doon, pinatawag na ang mga magulang niya. Nauna na silang umuwi. Kinabukasan pagpasok ko, nalaman ko na nasa ospital pala si Danny ko. Hindi na rin nakapasok si Lira. Siya lang din na nagsabi sa akin. Base kay Lira, yung noon ni Danny ko, parang nabibiyak. Meron kasing lumalabas na para daw sungay. Nangingitim din yung mga kuko niya. Tapos, hindi doon nila makausap. Kasi, tulala lang.
Halos 1 inch na raw yung nalabas sa sungay sa noo niya. Palagay ko talaga, may nagpaparusa kay Danny ko. Iniisip ko nga noon, baka sila kuya rin din yung may kawa. Ang klise na siguro. Pero tulad ng ibang kaso, hindi rin matukoy ng mga doktor kung anong sakit ni Danny ko. Inuwi rin siya sa bahay. Nag-worry ang buong klase namin. Kasi kahit malukon si Danny ko, siya'y nagpapahip ng klase. Mabait din yung kahit paano. Tapos talagang pinapasaya niya kami. Kaya kami ng buong klase, nagkasundo. Dinalaw namin si Danny ko sa bahay nila. Pagdating namin doon, nakarate lang si Danny ko. Tapos, para na talaga siyang kambing. Ang kakaiba lang, nasa gitna ng noo niya, yung sungay niya. Unang kita namin sa kaklase namin, natakot kami. Kasi ibang iba na si Danny ko. Masakit mang sabihin, pero nung makita namin siya, para po siyang demonyo. May sungay sa noo, tapos namumula yung mukha. Tapos yung mga mata niya, namamaga na rin. Pagkatapos din namin dumalaw, ilang araw lang, dinala si Danny ko sa mantatawas. Hindi siya totally albularyo, manghihilot lang, pero marunong daw magtawas. Yung nanay ni Danny ko, nagpunta ng school. Narinig namin yung usapan nila na si Danny ko daw ay naengkanto. May lalaki raw na tatlo na nagpaparusa kay Danny ko. Mga lalaking engkanto na nagalit sa kanya. Noong araw din yun, pauwi na sana ako. Pero hindi ko alam kung ano pumasok sa utak ko. Niisip ko na magpunta sa tambayan ko. Gusto ko na lang sana na ako yung makiusap sa mga engkanto. Nararamdaman ko na kasi na sa puno ng Santol, nandoon yung mga engkanto na nagpapahirap kay Danny ko. Alas 5 na ng hapon noon, ang lamig-lamig ng hangin. Ilang minuto po ako nakatayo doon. Nakatingin lang ko sa puno. Wala naman kasi nagpapakita. Hindi pa ramdam, wala. Kaya naisipan ko na lang na umalis na. Pero nakasalubong ko na naman si Kuya Renren. Hawak na naman niya yung map niya. Hindi ko alam yung sasabihin ko. Bigla akong nanginig sa takot. Naalala ko na hindi lang pala siya basta tao. Maglalakad na lang sana ako paalis. Pero nagsalita si Kuya Renren. Hindi dapat ikaw. Siya dapat ang humingi ng tawad sa amin. Nilakasan ko na lang ang loob ko. Nag-decide ako na kausapin siya. Kahit sa loob-loob ko, natatakot ako sa kanya. Kuya Renren, ikaw ba may gawa nun? Anong ginawa mo sa kanya? Ngumisi lang siya. Tapos pinakita na naman niya yung kakaiba niyang mata. Tumalikod na ako sa kanya. Tumakbo na ako palayo. Alam ko na masyado na akong bidabide noon. Pero naawa lang talaga ako kay Lira. Kasi stress na rin siya. Malil si Danny ko. Kaya pati siya nahihirapan. Kinausap ko yung mama ni Danny ko sa phone. Pinaliwanag ko na kailangan humingi ni Danny ko ng sorry. Desperada na ang mama niya. Kaya pumayag siya agad. Takot kasi siya na baka kapag tumagal, mamatay yung anak niya. Tinanong niya ako kung bakit may alam ako. Sinabi ko na lang na nandoon ako nung inihian ni Danny ko yung puno. Nakipag-coordinate kami sa teachers, lalo na sa principal. Nagkasundo sila. Gabi gagawin ng peace offering. Para ka ako, walang iskandalo na maganap. Bawal din kasing malaman ng iba. Ayaw din nila na mabarot ng kababalaghan ang school namin. Ang tanging nakakaalam lang noon, ako, si Lira, yung teacher namin, yung principal, at syempre, si Danny ko. Nung gabi na, naka-wheelchair si Danny ko. Kasama namin yung mantatawas. Tumapat siya mismo sa puno. Nagsalita yung mantatawas. Nag-alay din siya ng pagkain at mga bulaklak. Tapos noon, nagsimula nang humingi ng sorry si Danny ko. Buti nga na kaya niyang humingi ng sorry. Iyak siya ng iyak. Pinilit din niyang lumuhod. Hirap na hirap siyang makatayo. Pero ginawa niya ang lahat na makakaya niya. Siya nga po pala. Alam din ni Danny ko na naengkanto siya. Palagi kasing napasok sa panaginip niya yung tatlong engkanto raw.
Habang ginagawa nila yun, bigla kami nakakita ng malaking anino. Tatlong malalaking anino. Anino lang siya. Wala naman tao. Parang imahe na nagkorting tao. Lumabas sila sa likod ng puno. Matatangkad po. Hindi kayo maniniwala. Pero parang umilaw po yung mga mata nila. Mata na parang sa pusa. Natakot kami siyempre. Yung ibang teachers umalis. Pero kami mga natira, nilakasan po namin ang loob namin. Kinuha na itong engkanto yung mga dala naming alay. Pagkatapos nun, nawala na rin sila. Nung gabi din na yun, pinagpahinga namin si Danny ko doon sa may clinic. Hinayaan lang namin siya humiga. Pero lahat kami, nagulat na lang. Kasi, unti-unting nawala yung sungay niya. Yung mga sugat niya, nawala na rin. Nakakadilat na rin siya na maayos. Pero nanghina pa rin. Dahil doon, masaya-masaya kaming lahat. Lalo na yung nanay ni Danny ko. Bumalik ako sa puno noon. Natatakot man ako. Pero gusto ko magpasalamat sa kanila. Ang tumugol lang sa akin noon, si Kuya Renren. Nagulat ako. Pero wala naman siyang ginawa sa akin. Kinausap niya lang ako. Sabi niya sa akin na yung puno na yun, tirahan nila yun. Kaya sana, igaling daw namin. Hindi raw sila masama. Ayaw daw nilang makilubilo sa mga tao. Nagkataon lang na nung tinigil yung school, nauna na sila na nandoon. Tuluyan ang gumaling si Danny ko. Natuto na siya. Yung management naman ng school, binakuran yung paligid ng puno. Inalis yung mga tambak ng basura at silya. Tapos pinaganda pa. Para siyang ginawang garden. Magmula noon, hindi ko na nakikita si Kuya Renren. Hanggang sa makagraduate kami, saka ko lang nalaman na wala pala kaming janitor na ang pangalan ay Renren. Hindi ko nga rin maalala kung paano ko nalaman ang pangalan niya. Basta bigla na lang na nakakabatian ko siya sa school at mas madalas na nakakausap doon nga sa tambahin ko, doon sa may puno ng Santol. May mga engkanto pala talaga na hindi masasama. Minsan, kaya sila nagiging masama dahil din sa ating mga tao. Kung igagalang natin sila at pahalagahan yung mahalaga sa kanila, hindi nila tayo sasaktan. Maaari pa nila tayong gawing kaibigan at gawa ng magagandang bagay. Matuto tayong gumalang sa lahat, sa hayop, tao man, o sa mga engkanto. Habol ko lang po pala, Sir Paul. Nawindang kasi ako sa huli kong nalaman. Yung tatlo naming guard doon, isa pala doon, hindi talaga guard sa school. Isa rin siya sa mga engkanto na ang trabaho, bantayan ang buong school namin.